marami na sa listahan ng 23 for 23 Gilas Pool ni Coach Chot Reyes ay nasa professional league na ngayon. Ang ilan naman sa kanila ay parte pa rin ng Gilas program. Kaya ngayon ay ating pag-usapan ang isa sa kasama sa listahang ito at isa na ngayong rookie sa koponan ng Barangay Ginebra. Kamusta mga bro? Welcome ka rito. Marami pong salamat sa pag-like at sa pag-subscribe sa Basketball PH Review. Si Arvin Tolentino ay ang first round 10th pick overall ng Barangay Ginebra noong 2019 PBA Draft. May height na 6'5 at naglalaro ng stretch 4 noong panahon niya sa FEU. At sa ngayong nasa Barangay Ginebra na siya, isang improvement or adjustment ang ginawa ni Coach Tim Cohn. Ayon kay Coach, ay gusto niyang i-expand ang laro ni Arvin. Gusto niya daw i-develop pa ang kanyang 3-point shooting at bigyan siya ng lisensyang tumira sa 3 sa iba't ibang anggulo. O maaari nga na maglaro siya as a wing player tulad ng nasa listahan sa 23-4-23 pool ni Coach Chot Reyes. Pero bago nga mapadpad sa PBA itong si Arvin, ay paano nga ba siya nagsimula? Taga Angono Rizal si Arvin at nagsimula mag-basketball sa edad na 12 anyos. Nagsimula rin maglaro ng streetball katulad ng mga ordinaryong kabataan sa Pilipinas. Lumaki sa simpleng buhay, ngunit may malaking pangarap sa larangan ng sports. At pagdating sa basketball ay malaki ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Isang kaibigan ng kanyang ama ay gusto nga siyang i-train dahil malaki nga ang maitutulong nito sa kanila dahil kung sakali ay malaki ang pag-asa na makakuha siya ng scholarship dahil sa basketball. At natuloy nga ang kanyang training dahil wala nang choice si Arvin at gusto niyang makatulong sa kanyang dalawang kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Tumagal lang 6 na buwan ang unang training ni Arvin. Kailangan niya pang gumising ng alas 4 na madaling araw pero ay hindi niya gusto ang ganitong sistema at kailangan pang buhusan ng tubig para magising. Pero ay nagbunga ang kanyang sakripisyo dahil makalipas ang isang taon, siya ay pinag-uusapan na sa kanilang bayan. Hindi rin nagtagal, siya ay na-scout ni Coach Eric Altamirano para magdaro sa NBTC Tournament. Yun lang ay may problema, wala siyang sapatos na panglaro. Kaya napilitan siyang gamitin ang sapatos ng kanyang ama na size 10 lamang kumpara sa kanyang paa na size 12 na noon. Kaya ang resulta ay nahirapan siya maglaro. Pero ang 13 anyos na si Arvin Tolentino ay tiniis ng sakit dahil gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya. Pero ay nagbunga din naman ang kanyang sakripisyo dahil na-scout siya ng Xavier School at ng UP. 3 buwan siya ng training sa UP, yun lang ay hindi kayang sustentuhan ng kanyang magulang ang kanyang expenses. Pero ay nagkaroon ng magandang balita nang ma-offeran siya ng San Beda Taytay ng full scholarship. 2 taon siya naglaro sa Team B bago makapaglaro sa NCAA. Pero ay dahan-dahan ang nakilala si Arvin at na-recruit pa ng Ateneo Blue Eagles. 2 taon siyang namalagi sa Ateneo pero sa bandang huli ay hindi niya na-meet ang grading requirement ng school. Kaya siya ay napadpad at namalagi na sa FEU. Isa na si Arvin Tolentino sa mga dapat abangan sa PBA and he found a new home sa Barangay Ginebra at nakatanggap siya ng papuri mula kay Coach Tim Cohn. Arvin is a talent. I've been saying it the day we drafted him. He is a talented kid and he's versatile. He's not just a shooter, he can put the ball on the floor and he can rebound. He's very long, so he's really talented. Tugtog pa ni Coach Tim Cohn na malaki ang magiging improvement ni Arvin dahil sa style ng play ng Barangay Ginebra. Tugtog pa ni Coach Tim na 1 o 2 taon ay lalong lalakas si Arvin. Bagamat kulang man sa practice, he's still making an impact.